Nabully ka na rin ba dahil sa kalagayan? Opo. Sa school po yun, inaasar niya ako mga masasakit na salita sa kaya ko. Doon po nabasag yung mukha ko, gasgasan ako nun. Minsan ba nakipag-usap ka sa Diyos? Tinanong mo kung bakit ito yung kalagayan ko? Opo. Po, sinisisi ko po yung Diyos na inggit ko, syempre. Panginoon, bakit ganito yung binigay mo sa akin? At ito naman ngayon, kasama natin ang tinaguriang half-man skateboarder. Bakit half-man? Alamin natin yan mismo sa ating kausap, si Kevin Almasan. Kevin! Hello po. Hi, Kevin. Ikaw ba? Baka nagkukunwari ka lang, ha? Hindi po. Baka naman totoong buo pa yung dalawang paa mo. Since birth po siya. Since birth? So, anong sabi ng nanay mo? Saan ka daw ipinaglihi? Ikaw lang yung ganyan sa magkakapatid? Hindi po. Dalawa po kami. Isa po babae. I'm 14 years old. Hindi po siya napag-aral gawa po ng sakit yung epileptic. Ah, epileptic siya? Okay, so hindi siya ganyan. Ano po siya? Isang paa niya po buo, tapos isa po wala. Ah, tinanong mo ang nanay mo o tatay mo, bakit ganyan? Saan kayo pinaglihi? Sa lahi daw po ng tatay namin. Yung tatay mo, ano naman? Kompleto po siya, yung mga pinsan niya lang po. So, nung bata ka, Kevin, ano yung nagagawa mo sa kabila ng katotohanan wala kang dalawang paa? Minsan po, tinutulungan po ako ni Mama. Sinusubuan niya po ako dati. Sinasama niya po sa CR. Sa tuwing naliligo po ako. Tapos? Tapos kapag po papasok sa eskwelahan, kasama ko po sila kuya. Tulak-tulak po ng wheelchair dati. Hindi mo pa ginive up yung wheelchair? Nag-give up po ako dun. Gawa po nang na-accidente po ako dun. Nagtakot sa wheelchair. Yung sa may tulay po namin. Pag tulak po ng wheelchair, sabay bigla pong umangat. Paawin po ng tulay. Umangat tapos tumambling-tambling ka kasama yung wheelchair? Apo. So ano naging tama mo noon? Sa may ulo, sa katawan. Na-hospital ka? Pagalan po sa bahay. Yung sa malaking bukol po sa ulo dati. Na-trauma ka ba noon? Apo, na-trauma po ako nun. Kaya po tinigil ko yung pag-wheelchair ko. Sabi ko, ma, tigil ko na lang pag-wheelchair ko, ma. Baka sa akin, skateboard na lang ako. Sabi ni Mama, sige, kung saan ka masaya, doon ka. Yeah, pero kung nung time na yon marunong ka na mag-skateboard. Hindi pa po. So nung ginave up mo yung wheelchair, inaral mo pa lang yung skateboard. Skateboard na po. Isang beses po, pumapasok po sa school. Ano po, 12 ng tanghali po yun. Bigla po akong nahilo sa skateboard. Mm-hmm. Tapos doon po nabasag yung mukha ko. Gasgasan ako nun. Sobrang init po ng panahon nun eh. Paano sa bahay, si Kevin? Si Kevin ba nakakatulong na sa bahay ngayon? Apo, nagugas po ako ng plato kahit ayaw pa gugasin nila Mama, nila Papa. Paano mo naabot yung lababo? Sa ano po, gagamit po ako ng upuan, tapos akit po ako sa may lababo, ako na po yung maghugas. So as in, yung upuan, nakaganan ka lang sa may lababo. Apo. So mataas yung upuan. Apo. Ano pa, nagluluto ka ba? Apo, misa po nasasain niyo ako sa amin pag ako lang po yung mag-isang tao dun. Luto ng ulam? Bumibili po ako sa may karinderya sa amin. Ikaw mismo bumibili? Apo. Ha, talaga? So yung sister mo na si Patricia, siya naman meron siyang isang paa. Apo. So siya ay nakasaklay lang. Hindi po. Ay, hindi po siya makakilos eh, gawa po ng sakit epileptic. Lagi po siya naka-wheelchair. Lagi siyang nasa bahay lang. Apo, bahay lang po siya. So nag-aaral siya. Pinatigil po siya ng teacher niya gawa daw po sa sakit na epileptic. So paano yung laging binabantayin si Patricia? Binabantayin po ni ate kahit nag-alaga din po sila. No? Ilan ba yung kapatid mo? 7 po kami. Ah, okay. So ano naman kayo? Marami namang titingin doon sa kapatid mong may epilepsy. So meron ka rin gustong mangyari doon sa sister mo na isa lamang ang paa? Meron kang pangarap para sa kanya? Meron po. Sa kapatid ko pong may kapansanan, gusto ko po siya mapag-aral, makapagdabas ng pag-aaral. Siyempre, gusto ko po siya tulungan sa mga pangarap niya. Pangarap niya po maging doktor. Kahit siya may kapansanan, gusto niyang maging doktor siya para daw po matulungan niya yung mga sakit. So siya na lang bibigyan mo ng paa kung kaya pa? Opo. Kasi mayroon pa siyang buto, tama. Nabully ka na rin ba dahil sa kalagayan? Isang beses pa lang po, tapos pinagtanggol po ako ng kuya ko. Sa school po yun, sabi niya sa inaasar niya ako, mga masasakit na salita sa kuya ko. Hindi, okay lang yun kuya, wala yan. Yun lang yung time na nabully ka? Opo. Natagpuan mo yung mga tunay mong barkada na mga skateboarders din?
Simula po nung nakilala ko yung mga tropang skateboarder. Halos hindi na ako binubuli. Sinasamahan nila ako sa pag-i-skate. Ginagabayan nila ako. Kapag kailangan namin mag-street ng mga gala-gala si skateboarders, sinasamahan nila ako. Nung kamunti ka na maaksidente ng isang tricycle, bigla ko hinila ng tropa ko. Kasi po, sa gitna, ano po ako nun eh. Nagagawa pa kami skate video para po sa page namin. Tapos kamunti ka na po maaksidente nun. Para tinulak niya lang po ako, tapos alas nagkasugat sa ganito, sa likod. Ayun po yung pinamatinding trauma ko sa skateboarding. Yung mga tropa mo, hindi kayong tipong kinakargan nila? Hindi po, kasi po ang naging silbing pa ako na yung skateboard eh. So, itong kalagayan mo ngayon, para bang ito ba ikinalungkot mo nung maliit ka? Habang lumalaki ka, meron bang inggit sa'yo pag nakakakita ka ng mga regular na bata na kumpleto ang katawan? Yung una po, naiingit ako siyempre. Napaglaro sila ng maayos. Sabi ko, sarili ko, hindi, okay lang yan. Kaya mo rin yan. Hanggang sa nahiligan ko na lang maglaro ko ng mga tropa. Hanggang sa marami na kailangan sa skateboarder. Mga tropa-tropa. Hanggang sa may nagbigay sa akin ng lalaki na isang skateboarder din. Bigyan niya ako ng skate, full setup. Sabi niya, to, tuloy mo lang yan. Sige po kuya, thank you po. Meron na bang time na nasira ang skateboard mo at feeling mo eh, hindi ka na makalakad? Nung nakaraang buwan lang po, sa may playground po kami, yung alos, ninaputol po yung board ko sa may, pagtira ko po, nabali. Tapos, may nagbigay po sa akin lalaki, hindi ko po kilala. Sabi niya, eto, sa'yo muna to, gamitin mo muna. Nalungkot ka no, nung nabali yung skateboard mo? Nalungkot po ako no, pero yung pagbigay po sa akin, bigla po akong naganahan loob, lumakas yung loob ko. Okay, so may mga pagkakataon ba na haakit ka ng handa, pero walang tutulong sa'yo dahil ayaw ng tulungan? Naranasan ko na rin po yung umakit ng hagdan, tapos na-dress po ako. Huh? Kasama po yung skateboard ko. Oh. Tapos yung na-dress po ako, kamunti ka na po ako mabago. So may sa pusa ang buhay mo. Apo. So malaking tulong din sa'yo yung mga kamay mo. Apo. Dahil yan ang mga parang pinang-aangkla mo. So I'm sure ano yan, yung mga kamay mo ngayon, parang may mga kalyo. Tingin? Saan? Ah, ito yung pinangkakalso mo. Tingnan ng kamay. Pero buti na lang malaki kamay mo. No? Mahaba yung braso niya. So yung mga sugat sa katawan, saan galing siya? Skateboard po. Ah, talagang hindi mo susukuan yung skateboard? Hindi ba? Kahit nasusugatan ka? Apo. Kasi po, sa skateboarding po, dito po ako sumayan ng gusto eh. Alas natanggal yung problema ko. Anong istorya nung pagkakapunta mo sa skateboarding? Yung una po, sa school po, may nag-skate po doon lalaki. Tapos, alis na patingin po ako ng matagal. Sabi ko, maganda tong sports na to. Sabi ko, ma, bila mo ako ng skate. Sabi ko, ma, sige na, sa birthday mo, sakto. Hanggang sabi nilang po nila ako, nasaya ako noon. Tapos, may nag-skateboarder po sa amin, sa village. Sabi ko, kuya, paano mag-skate? Sabi, madali lang yan, boy. Sumuturang kita. Sige po. Tapos sabi ni kuya, eto, hermin mo setup ko para mas mabilis. Hermin mo skateboard ko. Sige kuya, thank you po. Tapos binigyan niya po ako ng gulong nun, yung malaki gulong para di daw po maaksidente. Tapos sabi niya, eto boy, ano ka na? Balita ko, binibigyan ka na ng mga sponsor mo ng mga board ah. Oo oh, kuya, dahil nga po sa inyo yun. Dahil nasaya na sa skateboarding, dahil sa inyo. Tinulungan niyo ako. Na-expose ka. Ano po? So marami ka ng sponsors. Ano? So ilan na yung skateboard mo? Tatlo po siya. Ngayon. Tatlo? Na iniiba-iba mo ang gamit? Ay, sa ngayon po, ito po muna. Tiis-tiis po muna ako ngayon. Bakit ka nagtitiis? Kasi po, yung ano na po sa akin, na sa bahay lang po, yung board lang po. Wala po yung mga gulong, mga ganun. Ah, yun yung sinasabi nilang setup. Apo. Na dapat, pag setup, kumpleto yung gulong. So yung mga nandun lang sa'yo, yung mga board lang. So pag kailangan mong gamitin yun, o gusto mong gamitin yun, tatanggalin mo lang gulong dito? Tatanggalin ko lang. So may mga taong tumutulong din kay Kevin? Apo, meron po. Ano yung mga usually itinutulong nila kay Kevin? Pag nakikita ka nila? Financial po, minsan groceries, mga ganyan. Ah, talaga? Oo. Yung kumbaga pag nakikita ka nila saan? Sa Facebook? Facebook po. Nag-re-reach out sila? Si ano po, chinechat po nila ako, nasisend po sila ng cash akin. Ah, talaga? Tapos yung manager mong sumasagot? Nga po, si manager po. Siya yung manager mo? Anong feeling meron kang manager? Siya nga po eh, kundi dahil po sa kanya siguro, wala akong sponsor.
wala ako sa Manila, wala akong ano, wala akong sponsor ng board, mga ganun. Laking tulong po sa akin yung manager ko. Oh, at least, di ba? So somehow, kahit paano, kumbaga may napagkukunan ka ng pangangailangan. So, nagpupunta ka rin ba ng mga malls? Namimili ka? Opo, nagpupunta po ako sa malls. Kumakain po ako doon. Naglalaro ng mga games. Pumibili po ako ng damit. Tapos pants po. Siyempre po yung pants, mahalaga po sa akin yun. Protection sa, ano po yun, sa skateboard. Okay. Mga ganun. So, bumibili ka ng pants. Opo. Ano yung waistline mo? 28 po. Kung 28 yung waistline mo, so sinusukat mo yan? Opo. Minsan po, sumusobra po sa akin yung laki. Alas, hanggang sa sakupin po yung katawan ko eh. Yung buo mo. Hanggang dito na yung pants sa'yo. Pero, paano ka nagsusuot ng pants? Hindi ba po mahaba po yung pants? Uh-oh. Tutupuin ko po siya, sabay lalagay ko po sa loob. Tutupiin mo? Lalagay ko po sa loob ng pants ko. Pwede ko bang makita kung paano mo siya tinupi? Sige po. Okay. Tinutupi ko po siya pag ganito, sabay nilalagay ko po siya. Ah! Inaano mo? Iniibig isinusok-sok mo doon sa the waist. So ano yan? Nakakabitaw ba yung waist? Hindi naman. Nabubutas po minsan. Tapos po, yung nakaraang event po, nabutas po yung shirt ko nun. Sobrang lago ng butas na. Tapos? Tapos tinapong ko po yun. Tapos binigyan po ako ng lalaking ano, pants. Ano po siya? Bands na pants. Paano ginagawa mo pag naiihi ka? At tinutulungan po ako ng aking tropa para buhatin po nila ako sa bow. Tapos po, kapag po ako iihi, lalabas po sila. Kapag po ako bababa ng bowl, tutuon ko po yung dalawang kamay. Tapos kapag po ako lalabas na, kakatok po ako sa pinto, sabay buwaksan po nila. Pag ikaw binibigyan ng mga naaaliw lang sa'yo, naaawa sa'yo, ikaw ba hindi mo nararamdaman na binigyan lang ba nila ako dahil naawa sila sa akin sa kalagayan? Yung minsan po, naisip ko, ba't yung binibigyan itong mga to? Siguro naawa sa akin to. Pero nagpapasalamat pa rin po sa kanila kasi po natutulungan nila ako, ganun. Binibigyan ako nila ng mga kailangan ko po, katulad ng pants, ng damit, ng mga groceries. So ano pang pangarap ni Kevin? Ang pangarap ko po ay gusto ko po makasali sa Paralympics, ng mga PWD, mga puti mabansa. Tapos kapag po ako nag-skate, hindi ko na kailangan mag-helmet, ng mga safety gear. Kasi po, bibigatan po ako sa sarili ko pag nakagano. May chance po akong ma-aksidente sa mga ganun. Ano ito? Hindi ka nag-helmet? Di ba delikado yun? Hindi po. Kasi po, dalawa po ang categories din eh. Oh. Kapag po kailangan safety gear, kailangan nyo po sa bowl po yun. Sa bowl? Apo. Kapag ano ba yung sa bowl? Yung sa may parang pa-swimming pool po siya na pwedeng paikutan ng mga skateboard ang naka-safety gear ka po dyan. Kapag naman po sa street, hindi po required yun eh. Kasi po, parang nabibigatan sa sarili. So, pangarap mong sumali sa Paralympics? Opo. Matagal ko na pong pinapangarap yung sports na yun. Mapunta yung bansa, matas yung pangarap, kailan dat matupad. Mm-hmm. So, sa school, okay naman si Kevin? Okay naman po. Yung grade 6 po ako sa may ano. Umakit po si mama ng stage para sa akin. Ano isinabit sa'yo? Anong medal yon? Batang masipag. Bakit masipag si Kevin? Dahil sa pag-aaral na mabuti. Alos di po ma-absent kasi nun eh. Ah, talaga? So, si Kevin ba ay na-in love na rin? Hindi pa po. Kag-isa. Pinili mong huwag ma-in love? Ma-in love man po ako sa skateboarding lang. Ah, hindi sa... Siyempre, lalaki ka. Pwede kang ma-in love sa babae dahil meron din namang may mga ganyang kalagayan. Nakapag-asawa, nakapag-build ng pamilya. Ikaw ba? Pangarap mo rin yun? Opo. So, hindi pa sa ngayon? Hindi po mas. So, sa skateboarding mo, na-aksidente ka naman, nasugatan ka na? Opo, na-injury po ako nun sabay event po sa Manila po. Paano ka na-aksidente? Yung board po, tumama sa akin, nabalian po ako ng kamay. Alos, isang linggo din po akong hindi nakalaro na yung skateboard po nun. Kasi po, sobrang pamamaga ng kamay ko, sobrang kirot. Alos yung katawan ko, hindi ko maigalaw. Kasi po, gawa ng... Sobrang lakas po talaga ng pagka-aksidente sa akin. Alos, ano na po ako nun, paluhan na po ako sa sobrang sakit. Hanggang sa na-hospital na po ako, pina-x-ray po. Paano siya gumali? Nag-therapy ka? Hindi po, inayaan ko lang po siya. Inom-inom lang po ng gamot. Tapos munting hapless at loss. Ilan na rin yung aksidenteng kinasangkutan mo, Kevin? Sa palagay mo, bakit mo siya naliligtasan? Ano po,
pinoprotektahan ko din po yung sarili ko. Siyempre po, di ba po, gawa ng mga aksidente sa skateboard. Mas delikado po kasi sa skateboarding eh. Pwede mabagok, mabasag yung ngipin, mabasag yung mukha. Dapat po, kailangan din magsuot ng protective gear. Lala po sa mga batang nag-skate po. Yung mga beginners. Lala po sa bowl. So, sa pag ikaw inimbita sa bowl, kailangan mo mag-safety gears. Kasi sabi mo, nabibigatan ka, di ba? So, paano yun? Kailangan ko pong tanggapin yun, syempre po. Para sa kaligtasan po namin, kaligtasan ng lahat, para sa skateboarder. Para maiwasan din po yung aksidente, yung mga pagkabagok, pagkadugo ng mga katawan. Hindi ka naman na nahihikayat ng ibang bata na lumihis, like drugs, kaya. Hindi naman po. Kasi po, kapag ka mag-drugs, walang mangyayari sa inyo eh. Habang buhay kang magiging drug addict, ganun. That, kung ano lang bisyo mo, doon ka lang. Katulad, skateboarder, mga ganun. Meron na ba nag-alok sa'yo, Kevin, ng prosthetic legs? Meron po. Yung tumatakbo pong mayor sa Manila, sabi niya, anak, gusto mo, bigyan ng prosthetic legs, sabi niya po. Sabi po, wala na pong makakabitan. Kasi po, wala na po akong buto eh, since birth po siya. Pero nagpa-x-ray ka na ba? Apo. Ano sabi ng doktor? Una, yung complete check-up. Sabi daw po ng doktor sa akin, wala na daw pong makikitang buto at wala na daw pong leg na pwedeng kabitan ng prosthetic na paa. Mm-hmm. Yung ano po, si Manny Villar po, binigyan po kami ng budget ni Papa para punta po sa Manila Hospital po yun. Mm-hmm. Sabi niya, ito yung 15,000 pa, gamot kayo. Sabi ni Papa, sabi, nak, ito, bigyan tayo ng ano, Villar. Tara pa, punta tayo Manila. Sabi naman doktor sa akin, nak, wala nang pwedeng kabitan sa inapa. Wala na chance. Wala na po chance. Okay. So nung nalaman mo wala nang chance, anong naramdaman mo? Nalungkot din po. Okay. Nalungkot. Kasi sabi ko po nun, sa wakas mag-aapaan na rin ako. Tapos nalungkot po ako nung pagkasabi ng doktor. Pero okay lang po yan. Kasi ano na po, ayun na po yung kalagayan. Kumusta ang relasyon mo ngayon sa mga magulang? Okay naman po. Nagtatawag-tawagan po, nagkakamustahan. Bakit hindi ka nakatira sa kanila? Dahil po sa kay manager po ako nakatira. Doon po ako naka-stay. Kapag po may skate competition, sinasama po ako ni manager. Tapos natawagan ko po sila mama. Kinakamusta po nila ako kung may nangyari doon po sa kasi po. Wala naman ma, ligtas ako. So, gaano ka nagpapasalamat sa magulang? Laking pagpasalamat ko po sa magulang ko dahil nabuhay nila ako. Siyempre, dahil din kay mama. Tulungan niya akong makapag-aral kay Papa, sa lahat ng kapatid ko, buong pamilya. Sinulungan nila mag-aral ng mabuti, inalagaan nila ako. Tsaka po sa Panginoon, ginabayan niya po ako. Tsaka tinulungan niya na rin po ako eh, kung paano ma-handle yung sarili. So ano pang pangarap mo para sa karir mo bilang skateboarder? Ang pangarap ko lang po talaga ay ano, mapunta yung babansa, makilala sa Pinas, katulad ni Marjeline Didal. Ganun. Tapos gusto ko rin pong matulungan yung pamilya ko, makaahon sa kahirapan. Kailan ba huling umiyak si Kevin? Hindi po eh. Hindi ka iyak eh? So lahat ng mga pagsubok sa buhay mo, hindi mo iyak? Hindi po. So po, pag iyak ako, talo ko dun. Pag umiyak, syempre dat matapang ka, kalalabanan mo. Kapag ka magpadala sa emosyon, mawawala ka eh. Para mabablanko yung isip mo, iyak ka na lang ng iyak. Anong mga bagay ang kinakatakot ni Kevin? Nung mawala mama at papa ko. Bakit yun ang una mong naisip? Sila po yung nag-alaga sa akin. Simula yung bata pa ako, hindi na pinapabayaan. Pati yung mga kapatid mo. Na po. So sa bahay, nakakatulong ka rin sa mga kapatid mo? Awa. Pagdating sa pinansyal? Nakatulong po ako. Gawa po nung nakaraang buwan po. Nagkasakit yung pamangkin ko, nagpadalagad ako doon. So ikaw dapat ang hindi magkasakit ha? Awa. Kasi ikaw pala inaasahan din sa. Ano ba ang work ng parents mo? Baba po construction. Si mama po, bahay na lang po. Parang housekeeper. So, nagsisimba ka ba? Aba, laking tiwala ko po sa Panginoon yun, pagsisimba. Dahil laging magdasal, laging humingi ng tulong sa Diyos. Kasi ang Diyos, andyan lang yan. Nakikita yung mga ginagawa mo, mabuti o hindi. Minsan ba nakipag-usap ka sa Diyos? Tinanong mo kung bakit ito yung kalagayan ko? Apo, dati po sinisisi ko po yung Diyos. Sabi ko, bakit? Sabi ko, Panginoon, bakit ganito yung binigay mo sa akin? Pero yung nagka-edad po ako, tanggapin ko na lang to. Kasi ito ang bigay sa akin ng Diyos, dapat kailangan tanggapin na ng lahat. Kasi hindi naman kasalanan ng Diyos kung ganito mangyayari sa akin. Tapos sabi ko, hindi, dasal lang lagi ako, tiwala lang lagi sa Panginoon. Palagay mo may purpose itong kalagayan?
Meron man po siyang purpose sa akin. Mm-hmm. Po, yung kalagayan ko to, laking tulong din po sa akin to, lalo na sa pamilya ko. Yung mga event-event na nanalo ko, nagpapadala ko sa pamilya ko. Ah, talaga? So, ano na ang pinakamalaking cash prize na natanggap mo at pinadala mo sa parents mo or itinulong mo sa bahay? 5K po. So, yung 5K, anong ginawa mo? Pinadala ko po sa kanila para po pambili ng pagkain po nila doon. Tapos, siyempre po, tira po para sa akin, pang budget-budget ko po sa mga skateboard. Para, kunyari po, punta po kami sa isang spot, mga masahe, pambili ng tubig, pambili ng pagkain. Mm-hmm. Ano pinagpapasalamat ni Kevin sa buhay? Pinagpasalamat ko, binigyan ako ng Panginoon ng buhay. Tsaka, malayo yung narating ko, hindi ko tulad dati. Nagpapasalamat din po aking mama at papa. Dahil, kundi dahil sa kanila, wala ako sa mundo. Ano yung pwede mong sabihin doon sa mga taong kompleto naman ang katawan nila pero nawawala ng pag-asa? Ano lang, laging laban sa buhay, tuloy-tuloy lang sa pangarap, huwag susuko, laging magdasal, siyempre sa Panginoon natin. Tsaka huwag matigas ang ulo sa magulang, dahil mahalin mo yung magulang mo habang nabubuhay pa sila. Doon sa mga bata nag-aaral, huwag kayo tamarin sa pag-aaral, dapat sipagan nyo palalo dahil malaki ang pangarap ninyo. Ako nga, gusto ko makapagtapos sa pag-aaral kahit sa gitna ng aking kapansanan. Kasi gusto ko matulungan yung pamilya ko. Maroon naman po ako makontento, tsaka kung kaya nila, kaya ko rin.